Kamusta mga kaibigan? Na-LSS ka ba sa mga kanta ng Slapshock? Dahil sa heavy metal na boses ng vocalista nitong si Jamir Garcia, isang nakakalungkot na balita ang ating nalaman. Dahil sa araw ng Huwebes ng Nobyembre 26, 2020, ay nabalitaan nating namatay na siya dahil siya ay nagpakamatay. Narito ang history ng bandang Slapshock. Ang Slapshock ay isang Filipino heavy metal band na nabuo noong 1997. Orihinal na genre ng bandang ito ay tinatawag na NU Metal Act, na kung saan ay kombinasyon ng hip-hop, alternative rock at funk style, hanggang sa naglaon ay nag-shift sila sa metalcore style. Pebrero 14, 1997, nang binuo ng mga estudyante ng UP Diliman ang bandang ito, at ang orihinal nitong vokalista ay si Reynold Munsayak, na pinalitan ni Jamir Garcia. Ang bandang ito ay inimpluwensyahan ng mga genre ng musika ng mga American East Coast Rap, at tumutugtog sila sa mga club sa Manila noong 90s bago pa sila pumirma sa EMI Philippines, na ngayon ay Poly East Records na. Nag-release sila ng pinakauna nilang album na Fourth Degree Burn noong 1999. Ang bandang ito ay nakapag-release ng 6 na albums at masasabi nating naging successful sa larangan ng musika sa Pilipinas, partikular ang 3 nilang album na Project 11-41. Sila ay nanominate din bilang Band of the Year sa N107 Rocks Awards noong 2001 at 2002, at noong 2003 ay nanominate din sila bilang Best Artist ng MTV Asia. Ang kanilang basista na si Lee Nadella ay nanalo bilang Bassist of the Year noong 2001 sa NU107 Rock Awards. Inanunsyo naman ng basista nila na noong Oktubre sa taong ito na ang bandang ito ay na-disband na dahil sa issue sa pera. Kinasuhan ng mga miyembro ng Slapshock ang kanilang frontman o ang kanilang vocalist na si Jamir Garcia ng kasong estafa at qualified theft dahil sa unauthorized na pag-withdraw ni Jamir ng mga pera na naipon ng banda. Nagulat ang lahat ng mga fans ng Slapshock dahil sa ulat ngayong araw, Nobyembre 26, 2020, dahil sa pagpanaw ni Jamir Garcia sa taong 43 na kinumpirma ng QCPD ayon sa ulat ng DZRH. Wala nang buhay ng matagpuan ang vokalista ng bandang Slapshock sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Nasupukan din namang itakbo pa sa ospital si Jamir at idiniklara siyang dead on arrival. Batay naman sa inisyal na investigasyon, nadiskubre ng mga kasama nila sa bahay na si Suzette Manlapas ang nakabigti na katawan ni Jamir gamit ang nakapulupot na kumot na itinali sa bintana sa loob ng kwarto nito. Agad namang humingi ng saklolo si Manlapas sa live-in partner ni Jamir na si Sojina Jaya Crisostomo at tinanggal ang pagkakatali sa katawan nito. Tsaka isinugod sa ospital. Tumanggi na ang pamilya ni Jamir na imbestigahan pa ang insidente dahil kumbinsido silang sadyang nag-suicide ang frontman ng Slapshock. Marami namang nakasama sa industriya ang nakisimpatsa sa idolo nilang rock legend na si Jamir Garcia. Kasama na dito ang parokya ni Edgar, Mix,
Raymond Marasigan, Kian Cipriano at iba pa. Maraming maraming salamat sa musika mo, Vladimir Garcia, also known as Jamir Garcia. Rest in peace sa'yo. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video at huwag kalimutang mag-subscribe.